Punta ka dito. Wala si Mama. That ends our discussion today. Please get 1/4 sheet of paper, and I'll give you just one question. Ito yung question nyo. You don't have to take the question. Just get the essence of the question. Kung magkaroon ka ng pagkakataon o magkaroon ng pagkakataon, ikaw at ang boyfriend mo o ikaw at ang girlfriend mo na magsama sa iisang lugar kung saan kayo lamang dalawa ang naroroon at akitin ka niya, okay, that you do it, na magtali kayo, na mag-sex kayo for the first time. Paano mo sasabihin sa kanya ang pagtanggi at paano mo tatanggihan ito? Paano mo siya sasabihin sa boyfriend mo o sa girlfriend mo ang paninindigan mo na you're not going to do it until the right time? That's your question. Silip, pwede mo ba ako turun sa subject natin kanina? Kasi hindi ko na yung bibihan yung tinuruan nila. Ay, nako. Sige na, Silim. Ah, sige. Ganito kasi yun. Una muna, i-equate mo muna sa zero yung bilin. Tapos, i-factor mo na yung equation. So, magiging x plus 5 at x minus 5 yung factors niya. Eh, paano ito na kung i-equate mo muna siya sa zero. Ngayon, kukunin mo na yung x. Para makuha mo yun, i-transpose mo na yung constant. Kaya ang magiging value ng x ay... Umalis na nga lang tayo! Para walang problema, Diyos ko Lord! Hindi naman ako makarelate sa pinagsasabi ni kong sisilin eh! Labas tayo! Total, ang boring naman ang like subject natin eh! Magkating na lang tayo! Teka, hindi pwede Gwen! Baka pati may makakita sa atin! Yung mas KJ pa si Lynn, kahit kailan ka talaga!
Tara na, sumama ka na lang kasi. Kasama mo naman kaming dalawa ni Axel eh. Di ba, Axel? Oo naman, syempre. Pa kayo. Sige na nga. Si, sasama rin pala. Dami pang kanan eh. Hep, hindi pwedeng ganyan lang. Make-upan muna kita. Okay na ako ng ganito, Gwen. Sa ayaw at sa gusto mo, may make-upan kita. Huwag na. Okay na yan. Maganda na si Celine. Tara na. Sige na, Celine. Minsan lang naman eh. May magagawa pa ba ako? Yun. Okay, cheers! Ano, kaya mo pa? Kaya mo pa ba? Kaya mo naman pala eh. Okay, cheers ulit! Kaya mo yan. Salamat. Basta kayo. Teka, huwag dito. Baka may makakita sa atin. Umuwi ka na lang. Mag-usap tayo mamaya. Bye. Punta ka dito. Wala si Mama. Nasaan si Celine? Hindi ko alam. Sige, tawag ko lang. Celine, bakit ang tagal mo? Bakit wala ka pa? Absent ka ba? Naku, sayang naman. May chichikaman ban din ako sa'yo. May nangyari kasi kagabi. You know, between me and Axel. Ang sarap lang pala sa feeling. Ikaw kasi eh. Sige, tawagan mo na lang ako pag natanggap mo na tong voice message ko sa'yo, ha? Sige, bye-bye!
Okay, good morning, class. Good morning, sir. And peace be with you. Pero alam niyo yung ano? Ano nangyari na? Uy! Sige! Well. Really, ginagawa mo dito? Eh, kasi itong si Celine eh. Kanina ko pa tinatawagan. Kanina ko pa rin tinetext. Ni isang sagot o reply niya, wala akong natatanggap eh. Ay, baka busy lang yun. Alam mo naman. Ay, naku. Pag yung talaga nakita ko yung si Celine. Nag-iisa ka lang. Pupunta ako kina Celine ngayon. Magpapasko na kasi, di pa rin siya pumapasok. Medyo nag-aalam na nga rin ako sa babaeng yun eh. At isa pa, dadalhin ko na rin itong regalo ko para sa kanya. Gusto mong sumama? Axel, okay ka lang? Ha? Oo naman. Hindi ako makakasama. May laro kasi kami mamaya eh. Dapat sinabi mo nang lang na agaran. Okay, ako na lang pupunta. Sige, bye. Pinapakilala pa ako ni Gwen sa terrace niya. Ah, sige, pagunda na lang ako. Ay, tita, alam mo pala. Emergency po, may pagunda ako. Oh, sige. Ito na nga, oh, nagmamadali na. Ano? Hindi ako late, no? Hindi sa lahat ng panahon ay may pangalawang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon
upang humingi ng tawad. Pangalawang pagkakataon upang itama ang nagawang pagkakamali. At pangalawang pagkakataon upang pumili. Plus, I'm sure everybody realizes how important and gaano kabigat talaga itong lesson natin for the past few days. Ano nga bang dinidiscuss natin? Premarital sex! Premarital sex and teenage pregnancy. Boys, ha? Sana you're taking this lesson seriously. Ha? And girls, ha? Sino sa inyong may boyfriend na? Girls, ha? You have to remember this. Hindi porket nagmamahal, bumibigay. Ah? Kapag nagmamahal, hindi ibig sabihin nun kailangan mong makipagtalik. Bakit? Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay. Sabi nga sa English, true love waits. Let's repeat that. Do you believe that? Yes! O baka pa yes-yes kayo dyan, ha? Yung mga girls dyan na may mga boyfriend. At yung mga boys! Ha? Ayon sa napag-aralan natin, ano nga ba gawin ang posible nating kaharapin kapag tayo ay teenage pregnancy. At ano ang mga problema ang maaari nating kaharapin kapag tayo ay nagkaroon ng hindi tamang panahong pagbubuntis o teenage pregnancy. Maapektuhan po yung pag-aaral. Maapektuhan yung pag-aaral, syempre. And bourbon. Kung mabuntis mo ang iyong girlfriend, anong maaaring mangyari sa'yo at sa girlfriend mo? Masisira po ang kinabukasan. Masisira ang kinabukasan. Sa bawat pagsubok, problema, o di kaya sabi nga nila, test na maaaring harapin sa buhay ng tao, ay palaging mayroong pamimilian. At sa pagpiling iyon, hindi natin alam kung anong maaaring maging resulta. Maaaring positibo, maaari rin namang negatibo. Ngunit hindi lahat ng test na may positibong resulta ay maganda ang naidudulot. Tayo ang gumagawa ng bawat desisyon sa buhay natin. Tayo ang nakakaalam kung ano ang tama at mali. Tayo rin ang pumipili kung anong daan ba ang dapat nating tahakin. Ikaw, saan ka? Kung ikaw ang papipiliin, sa kaliwa ba? O sa kanan? Ibang tulong sa isip ay sumasagi. Marami ng sagot pero lagi na lang mali. Hihintay na lang ba isang buwan na di mawari? Magagawa ng paraan upang tama ang mali. Dapat magtulong ang pagkakataon pag natalo. Dapat maghintay ng tamang panahon, ingatan ang pagkakataon.